po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kamusta po kayong lahat? Welcome po again sa aking channel. So, for today video po is, siguro po nabasa nyo yung aking title, mga bawal dito sa Japan, mga pinagbabawal dito sa Japan, at mga ugali ng Pinoy na bawal dito sa Japan. So, itong video na ito, wala po akong ibig sabihin. Gusto ko lang pong iparating dun sa mga baguhan dito sa Japan, na naninirahan sa Japan. Pero hindi rin po ako ganun katagal dito sa Japan. Ito po ay mga natututunan ko sa aking biyanan, sa lola ng aking asawa, sa aking asawa. So, yun yung mga dating gawain ko na binago ko dahil dito ako nakatira sa Japan ngayon. So, gumawa po ako ng listahan para hindi ko po makalimutan yung mga sasabihin ko. Makakalimutin kasi ako. So, ayun. So, hindi na po natin papatagalin ang video na ito. Kung kayo po ay interesado sa aking video na ito, just keep on watching. So, guys, ito. Simulan na po natin. Huwag na po natin patagalin dahil ako'y maya-maya ay magluluto pa. Hindi pa rin kami naliligo ni Aika. So, ito. Una. Babasahin ko na po. Ayan, gumawa ng kodi ko. Para hindi ko makalimutan. Sobrang makakalimutin na. Ganun talaga siguro pagka tumatanda. So, ito, umpisa na po natin. Una, bali ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5. So, may lima po ako ditong nakalista. So, actually, marami pa po talaga siya. So, lima lang po muna yung aking ginawa. So, ito na po. Number 1. So, una, bawal ipasok ang tsinelas o sapatos sa loob ng bahay. So, bawal na bawal po talagang ipasok ang tsinelas or sapatos mo sa loob ng bahay. Mayroon po silang genkan kung tinatawag na doon mo iiwan yung tsinelas mo o sapatos. So, ito po, papakita ko po sa inyo yung video na ginawa ko. So, ayan po, napanood nyo na po. So, bakit bawal? Siyempre po, dahil ang sapatos at tsinelas is galing sa labas. Marumi po yung inaapakan yan, kaya bawal. Sa atin sa Pinas kasi merong, hindi ko po nilalahata, merong bahay talaga na bawal pwedeng ipasok yung tsinelas or sapatos. Sa amin kasi, sa aming bahay sa Pilipinas, dati kasi hindi pa ano yung ano namin, yung floor namin, hindi pa siya tiles. Ano pa lang siya, yung semento pa lang siya, yun, abutan ko nung elementary pa ako. So, naipapasok namin yung tsinela and sapatos sa loob ng bahay. Pero dito sa Japan, bawal na bawal po. At wag niyo pong gagawin. So, next po tayo. Eto, number 2. Pangalawa. Bawal mag-ingay. So, bawal na bawal po talagang mag-ingay dito sa Japan. May karanasan po ako dyan. Ako po kasi, sa totoo lang, maingay ako eh. Maingay talaga ako. Sobrang ingay ko. Maano ako. Mahilig ako sa ingay yan. Mahilig ako makipag-kwentuhan ng malakasan, yung makipag-tawanan, ganyan. So, dito naman sa Japan, hindi naman pinagbabawalan na tumawa ka. Hindi naman pinagbabawalan na ngumiti ka. Sila kasi, ano sila eh, parang ano, napaka... ano nila, yung napakaseryoso nilang tao. Yung alam mo yung natatawa na sila sa isang bagay na gano'n, na nakikita nila. Pero yung, ano lang, yung reaction lang nila is parang nangiti lang, ganyan. Parang pinipigilan nila. Ganun yung mga Japanese, eh. mahilig silang magpigil. Mag-sample tayo sa bus. Yan. Sa bus kasi, lahat ng makikita mo doon, makakasama mo, makakalapit mo, is hindi talaga nag-iingay. Siyempre, yung iba kasing mga Japanese, yung isa kang pinatapon sa akin, yung basurahan, buhay nanay. Ay, ayun. Iba sa atin sa Pinas is,
may kwentuhan ganyan habang nasa bus ka, habang nabiyahe ka, kwentuhan ganyan, sarap ng usapan habang kumakain ganyan, yung kakanin, may tinitinda dun sa bus, di ba? Dito sa Japan is bawal, napakatahimik nila. Bakit? Kasi kalimitan dito sa Japan is sobrang pagod po sa trabaho. Alam niyo naman po ang mga Japanese is sobrang hardworking. Sobra sila sa trabaho. So syempre kailangan kapag pauwi na sila ng bahay tapos na yung kanilang trabaho, so sasakay sila sa bus, ganyan. Gusto nila yung nagre-relax, yun ang gusto nila kasi yun lang yung oras ng kanilang pahinga. Kaya syempre dapat nating irespeto yung mga ganong bagay. Pangatlo po ha, bawal magtapon ng upos ng sigarilyo sa pampublikong daan. So ayun. Galing ng Pinoy, after nilang manigarilyo, istapon na lang dyan. So ito, nakikita ko to sa ano, kasi ako probinsya, taga-probinsya ako eh. Tapon lang dito, tapon lang doon, di ba? Ganun po. So dito po sa Japan is bawal. Bawal. Pwede kang mahulihin. Pwede kang punahin ng Japanese na bawal yung ginagawa mo. Dahil meron naman kasi silang smoking area. So ito, papakita ko sa inyo yung picture. Ayan po yung smoking area nila. Andiyan na rin yung lagayan ng upos ng sigarilyo. So pang-apat na po tayo. Ito pang-apat guys ha. Ito ginagawa ko kasi talaga ito sa Pinas eh. So, nadala ko siya minsan dito sa Japan. Binawalan ako ng aking asawa. Pinagalitan niya ako. Kasi nung mga time na yun, mga bago-bago pa lang ako dito sa Japan noon. Hindi ko naman sinasabi, guys, na sobrang tagal ko na dito sa Japan. Siyempre, yung taon din na nandito ako sa Japan, natututo ako. Tinuturoan ako ng aking asawa. Tinuturoan ako ng biyanan ko na bawal ng ganito, bawal ang ganyan. Bawal kumain ng naglalakad. Tayo kasi mga Pinoy, guys, no? Ang hilig natin niya kasi ano eh, kumbaga ito na talaga yung ating nakagisnan ba. So nasanay na tayo sa bagay na ito. Habang naglalakad is kumakain. So dito sa Japan is bawal po. Kailangan mong humanap ng place. Pwedeng sa park, mga upuan doon, pwede ka doon umupo, pwede ka doon kumain. Pero yung sabihin mo, maglalakad ka habang kumakain is bawal po dito sa Japan. So, sumunod na lang po tayo para hindi po tayo napapagalitan. So, ang panglima po is bawal tapakan ang tatami ng tsinelas pang bahay. Ano ba ang tatami? Ito po. So, magpapakita po muna ako ng video. So ayan po, napanood nyo na po. So bakit bawal tapakan ang tatami? So bakit bawal tapakan ng tsinelas or bawal lakaran ng tsinelas pang bahay ang tatami? Dahil sa tatami na yan, dyan sila natutulog, dyan sila nagpapahinga. Nilalatagan nila yan ng kutsyon, yung tinatawag pati nilang futong. Sa madaling salita po, sa tatami sila natutulog at ayaw nilang madumihan ang kanilang tinutulugan. So guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay may natutunan kayo. Sa mga may gusto po ng aking video, subscribe nyo na po ako, Zarina Okawara. Salamat po. See you on my next video guys. Bye!